Sa ilalim sa 7 araw na mandatory quarantine sa pasilidad ng provincial government si DepEd Palawan Schools Division Superintendent Natividad Bayubay. Matapos ang kontrobersyal nitong pag-uwi sa Puerto Princesa nitong 5 ng Enero lula ng pribadong eroplano. Mainit din ang naging komosyon kahapon sa mismong opisina nito sa Provincial DepEd matapos na sunduin ang incident management team ng probinsya at ng Puerto Princesa. Pinagsuot si Bayubay ng personal protective equipment o PPE matapos ang halos isang oras na transaksyon para lang sumama ito sa mga otoridad bago isinakay sa ambulansya. Lumabag kasi ito sa quarantine protocols sa ilalim ng Interagency Task Force Guidelines at napag-alaman din na walang manifesto ang pagdating nito. Hindi pa namin alam, wala pong coordination, yun isang problema. Hindi siya coordinated sa amin, kaya nung may nagtanong na dumating si SDS, chineko ko yung aming mga manifest. Wala sa mga manifest na meron kami for that day. So that means hindi coordinated ang kanilang pagdating. Nakababahala rin umano ang ginawa nito, lalo't nagpatawag pa ito ng pagpupulong sa iba pang kawanin ng Provincial DepEd sa mismong araw ng kanyang pagdating sa lungsod at kahapon. Kaya isinagawa na ang malawakang contact tracing sa mga nakasalamuhan nito dahil maaring maging super spreader ng virus si Bayubay. Bagaman negatibo ang resulta ng unang swab test sa papel na hawak nito, kailangan pa rin na muli itong dumaan sa RT-PCR test ng PDRMO Palawan. Yung kanyang close contact ay sa opisina dahil sa sinasabi na nagpa-meeting pa, ay gagawin yung contact tracing ngayon. Although kahapon ang in-advise na natin yung mga close contacts na mag-quarantine, strict home quarantine. Pero ika-classify natin kung sino talaga yung ma-identify as close contact at sila yung imamonitor natin while under ng strict home quarantine. Samantala, a 4 pa ng Disyembre hinainan ng preventive suspension order si Bayubay na permado ni DepEd Secretary Leonor Briones dahil sa patong-patong na reklamo, ang grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service, ang anti-graft and corrupt practices at iba pang reklamo. Pero ayon sa tumayong officer in charge ng Provincial DepEd mula Disyembre 15 hanggang 29 noong 2020, wala silang alam sa suspensyon. At si Bayubay pa rin umano ang kinikilalang Schools Division Superintendent sa Palawan hanggang ngayon kahit nasa quarantine facility ito. Siya pa rin po kasi wala namang mag-OIC kasi andito naman siya at pwede namang through virtual, pwede naman siyang Sa ngayon, sir, po rin tayong access doon sa information na si Bayubay ay merong suspension order. Wala din po ako, sir, alam. Dahil naman sa pangyayari, muling pinaalalahanan ang mga mamamayan, may posisyon man sa gobyerno na maiging sundin ang guideline sa pag-uwi dahil ang nakasalalay ay ang kaligtasan ng nakararami. Rex Ruta, Alpha News Philippines.